Then next is yan, 7 a.m. to 8 a.m. So serving ng pagkain sa officers. At pwede rin kumain almusal bago dumating si Chief Officer Tabda. So ito, bago dumating si Chief Officer. Kasi ang dating ni Chief Mate madalas is 8:05 or 8:10 pagkatapos ng duty niya. Kasi 4 to 8 yan eh. So dalawa sila nung AB na sabay kakain. Yan, so pwede ka muna kumain in advance kung kunyari. Di ba, tulad ng sabi ko, tulad sa nakarangkong barko, 7:30 ang dating ng kumakain. So, pagkalabas ng pagkain, kumakain na agad ako. So, para at least kahit dumating sila ng mga 7:20, 7:30, ganyan. At least may lakas na ako para mag-serve sa kanila. Then, 8 a.m. to 10 a.m. So, imap or linisan ulit ang mga ang magkabila mess room. So, ito na yung sinasabi ko na, discarte ko na lang ito. Linisan na sila, so walisan na, imap na, punasan ulit yung mga lamesa, yung buffet table, di ba? Kung saan nakalagay yung mga pagkain. Then, ugasan ng maduduming plato, ipasok sa gali ang mga naka-buffet na pagkain. So, bakit pinapasok? So, una, kinukonsidera dyan yung danger zone. So, yung tatawag natin, between 5 degrees Celsius, between 5 degrees Celsius to 60 degrees Celsius. Between doon, yung tinatawag na danger zone. So, mas maganda ko ipasok sa gali. Then, di ba? So, doon, nakatakip sila. Then, bahala na si Mayor kung anong gagawin niya. Kung paano yung discarding niya. Kung ilalagay ba niya doon sa may oven or kung paano. Bahala na siya doon. Ang mahalaga, pinasok mo lang. Then, tumulong sa paggawa ng merienda kung gamay na ang trabaho. So ito, kung interesado kang maging chief cook, di ba? Pero kung sa first contract is, hindi ko siya nire-recommend na mag full-time kang tumulong sa paggawa ng merienda. Full-time ah. Hindi ko sinasabing huwag kang tumulong. Sinasabi lang, mag full-time na tumulong kasi, yun nga, lalo na pag first-timer ka, marami ka pang trabaho na dapat gamayin, marami ko pa ng trabaho na dapat dito malaman. Then next is ipasok na mga cold cuts at cheese. So ito sa officers mess ito, kasi yun nga, pag umaga, di ba, yung mga in-slice mo, kung makikita mo naman dyan eh, kung konti na lang or marami pa, para sa hapon yung i-slice mo para pang dinner nila or yung pang midnight snack nila. So ito, mas maganda kung maaga ka na mag-iwan ng salad para at least pagkatapos ng mga trabaho mo sa 10 a.m., di ba, marami ka pang oras na pwedeng gawin. Madali lang naman hiwain ito, siguro mga 10 to 15 minutes matapos mo na yung paggawa ng salad. Basta yung pag-iwa ng kamatis is medyo makapal siya. Kapalan mo ng konti. Siguro kung yung kamatis is bilog, gawin mo, kung medyo maliit lang siya, gawin mo 4, pero kung medyo malaki konti, gawin mong 6. Ganda ba? Mas gusto kasi nila yung medyo malaki yung hiwa kasi yung juice nga nung kamatis is nandun. Kung lilitan mo, tatanggalin mo yung mga buto, tawag doon, mawawala yung juice niya. So, mas maganda kung gano'n lang, medyo makapal siya. At least yung tinatawag nila na juice kasi sa mga European, ano sa kanila yun, kumbaga, it matters yung mga gano'n bagay. Maliit na bagay pero it matters sa kanila yung mga ganyan. The next ay i-refill ang mainit na tubig. So ito, kaninang umaga, di ba? Bago pumasok, mainit na tubig. Ngayon, mainit na tubig nga. So ito, i-refill ang mainit na tubig dahil yan nga, yung pag magkakape ng mga alas 10, di ba? Minsan 9:45 pala, 9:50, nagkakape na sila. So mas maganda umaga mo siyang ma-refillan para maaga na siyang uminit agad. The next, kunin ng mga basura ng mga senior officers or lahat ng officer, depende sa setup ng barko. Pero madalas, pag solo mess man, senior lang. So ito, sa experience ko lang naman ito, na pag solo mess man is senior officer lang yung nililinisan mo. Pero may mga barko na kahit solo mess man, kasali yung mga junior. So, depende lang din naman yun. Pero
madalas pag alam ko pag medyo malaki yung laundry allowance mo kasama yung mga junior, pero pag maliit na yung laundry allowance sa senior officer lang. Pero dito sa halos na nasakyan ko, senior lang yung nililinis ako ng messman pa ako. Kung mahaba pa ang oras, pwede rin maglinis ng kwarto ng mga senior officer. Optional lang din ito. Pero madalas, iba pag umaga talaga sila naglilinis. Yung iba, pero yun nga, optional lang. Depende na sa'yo kung may oras ka. Kunyari, mga 9 a.m. natapos ka na dun sa pag-aayos ng mga gamit sa mess room saka sa pantry mo. Yan, siguro pwede ka nang dumiretso na maglinis ng kwarto. Basta schedule mo. Schedule mo, yun nga rin, yun. Or sasabihan mo na ganitong oras maglilinis ka, di ba? Kunyari, ang madalas naman na libre sa mga ganyang oras is si Kapitan, si Chief Engineer. Kasi second engineer, saka si Chief Mate. Sigurado nagpapahinga yan. Or si Chief Mate, pwede rin. Kasi may mga Chief Mate na pag 8 to 10, nagtatrabaho pa sila sa may cargo control. So, yun yung mga time na pwede ka maglinis sa kanya. Then, isa lang na mga labahan kung meron. Kung naglinis ka ng kwarto, isa lang na yung mga labahan. Then, pagbalik sa gali, ilabas ang merenda at magkape saglit. So, ito. Ito, mga 10, di ba? Mga 10. So, ito, yan. Ilabas mo na yung merenda ang ginawa ni Mayor or yung ginawa ninyo. Then, magkape ka lang siguro mga 10 to 15 minutes. Yung mga ipag-banding lang sa mga crew. Kasi, maganda rin naman yung may mga moment na nakipag-usap ko sa kanila, hindi naman yung puro trabaho lang. Mas maganda yung medyo makipag-close ka sana para at least para pag dumating yung mga store mo, mga sabon, mga kung ano pa man mga store mga chemicals, tulungan kanilang magbuhat or patulong ka ni Boson sa mga crew.